Hello guys, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Reaction video ulit tayo guys. Pag-usapan naman natin ngayon itong bagong pamilyang tinutulungan nila ka-business na sila Nanay Lilet at anak niyang si Marie. Dahil sa nakakaawang kalagayan ng pamilyang ito sa inalisan nilang bahay malapit sa creek, ay ilinipat sila nila ka-business sa bahay na inalisan nila Ate Gina na dati na ring tinirahan nila Kuya Jesus. At makalipas ang ilang araw nang balikan ito nila ka-business ay laking gulat nila nang hindi na nila nadatnan dito si Nanay Lilet. Ayon kay Marie, umalis daw ang mama niya kasi nalalayuan daw ito doon, kaya bumalik ito sa dati nilang bahay. Noong payuhan daw niya ito na wag nang bumalik doon sa dati nilang tirahan kasi inaaway lang daw si mama niya ng mga kapitbahay nila doon. Pero nagalit pa daw si mama niya sa kanya at sinabi daw ni Nanay Lilet sa mga kapitbahay na pinapalayas daw siya ng anak sa bahay na pinagkaloob sa kanila nila ka-business, at bumabalik lang daw si mama niya doon para hakutin yung bigas na binigay ni ka-business, kaya itinago na niya yung bigas para hindi na makuha ng mama niya. At sinabi rin ni Marie na yung bahay daw na sira-sira ay kanila at hindi sa mama niya. May bahay diyam anong iba si Nanay Lilet at maganda pa nga daw ang bahay ni Nanay Lilet ayon kay Marie. Kumbaga pinapalabas nitong si Marie na ginamit lang ni Nanay Lilet yung gulagulanit na bahay nila Marie para makahingi ng tulong kay Laka Business. Sa madaling salita, kung ang pagbabasihan ay ang sinabi ni Marie ay malinaw na nagsisinungaling si Nanay Lilet, pero hindi naman ganun kadaling mapaniwala si ka-business, kaya dito na siya nagsimulang mag-imbestiga sa totoong kwento, at sinabi nga niyang mas maganda kung makausap niya si Nanay Lilet para makuha ang panig nito. At pagka-upload nga po ng vlog ni ka-business tungkol sa isyo na ito, may mga kapitbahay nga po itong sila Nanay Lilet na nag-comment at sinasabing si Marie nga daw ang sinungaling. Kaya minabuti ni ka-business na puntahan si Nanay Lilet para makausap at makuha ang panig nito sa mga sinabi ng kanyang anak na si Marie. At nang puntahan nga nila ka-business si Nanay Lilet para makuha ang panig nito, ay nakausap din nila ka-business ang mga kapitbahay nila at dito mas nilinaw nilang si Marie nga daw ang hindi nagsasabi ng totoo. Kesyo artistahin nga daw itong si Marie at laging minumura ang kanyang mama. Minabuti ni ka-business na pagharapin ang mag-ina kasama ang isa pang anak na si Billy na may sama din ang loob sa kapatid niyang si Marie. Pinagharap-harap nila ka-business ang mga ito upang pag-ayusin sa sigalot nilang mag-anak, pero bago sila pumunta sa bahay na tinutuloyan ni Marie ay dumaan muna sila sa magandang bahay daw ni Nanay Lilet na tinutukoy ni Marie, at dito nakita ni ka-business na hindi totoong maganda ang bahay na yun taliwas sa sinabi sa kanila ni Marie na magandang bahay daw, at napansin din nila ka-business na mas delikado ito kaysa sa bahay na gulagulanit kasi nasa mismong tabi ito ng creek. Sa puntong ito tila mas nagsasabi ng totoo itong si Nanay Lilet, at nang magharap na nga ang mga ito ano pa nga ba ang aasahan natin? Nagpalitan nga ng mga kanya-kanyang komento ang mga ito sa isa't isa, kesyo ano kesyo kwan sisi dito sisi doon. Pati ang asawa ni Marie na si Deo ay may ilan ding sinabi laban kay Nanay Lilet, kaya namagitan na si ka-business upang mapag-ayos na ang hindi pagkakaunawaan ng mag-anak at sabi nga ni ka-business dapat pag-ibig ang mamutawi sa isang pamilya. At matapos ang pangaral ni ka-business sa bandang huli ay nagyakapan ang mga ito at humingi ng kapatawaran sa isa't isa. At nangako rin si ka-business na ibibigay niya ang nararapat na tulong sa mga ito basta makita nilang magkakasundo silang buong mag-anak, sana nga tuluyan ng maging magkakasundo silang mag-iina. Paano po, hanggang dito na lang muna ulit po, at maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta at nanonood ng aking mga upload video. God bless po sa inyong lahat. Shout out po kay Miss J Official, isa po siyang mukbanger vlogger. At bago pa lang po siyang nagsisimula sa larangan ng YouTube, kaya sana po matulungan din natin siyang mapaangat ang kanyang kasisimula pa lang na YouTube channel. Maki-subscribe nyo naman po siya. Maraming salamat po.